Isang perpektong timing ang ginawa ni Hanamichi Sakuragi bago pa man makataas sa ere itong si Saikiko at mabilis nitong tinapik ang bola. Pero tumalbog yon sa kinaroroonan nitong si Maki at nang makita yon ni Hanamichi Sakuragi ay nainis to at sa pagbaba ng kanyang mga paa ay mabilis tong tumakbo sa kinaroroonan ni Maki at dali-dali nitong inistil ang bola mula sa mga kamay nitong si Maki. Dahil sa ginawang yun ni Hanamichi Sakuragi ay sobrang nagulat ang koponan ng Chiba Jets lalong-lalo na ang mga manonood. Pagkakuha ni Hanamichi Sakuragi sa bola ay mabilis nitong i-dribble ang bola papunta sa kanilang basket. Nag-ingay naman ang buong supporters ng Albert Tokyo. Kinalampag nga lalo ng mga manonood ang buong arena sa ganda ng labang na papanood nila. At hindi lang iyon, kahit ang mga manonood sa TV ay hindi maiwasang mamangha sa ginagawa ng Albert Tokyo, lalong-lalo na ang may pulang buhok na si Hanamichi Sakuragi. Mabilis nga na naitawid ni Hanamichi Sakuragi ang bola habang sa likuran niya ay naroroon itong si Kyotang humahabol sa kanya. Habang si Maki naman ay nakangising, nilampasan nga itong si Hanamichi Sakuragi. Huwag kang umasang makaka-score ka sa akin. Sambit dito ni Maki na mabilis na hinarapan itong si Hanamichi Sakuragi. Nasa isip din nitong si Maki ang posibilidad na ipasa nito ang bola sa umahabol na si Kyota. Ngunit nakikita ni Maki sa mga mata ni Hanamichi Sakuragi na may gusto itong patunayan at eto ang gusto niyang bantayan. At dito nga ay nilampasan nila ang 3-point lane. Kasunod din noon ay ang pagdaan nila sa may free throw lane. Tumalon na nga itong si Hanamichi Sakuragi habang itong si Maki naman ay sinabayan itong si Hanamichi Sakuragi na nakikitang palapit na nga sa mga palad nito ang bola. Napangisi itong si Maki at sabay sinabing, "Huli ka!" Sambit ni Maki na mabilis sa tinapik ang bola. Subalit, biglang naglaho yun sa paningin niya. Ibinaba ni Hanamichi Sakuragi ang bola habang nasa ere. Dakmang-dakma yun ng kanan niyang palad at pagkatapos ay mabilis niya iyong ibinaba sa ilalim na mahabang braso nitong si Maki at mula sa ibaba ay mabilis niyang iginalaw paitaas ang kanyang kamay kasama ang bola. Pinadaan ni Hanamichi Sakuragi ang kanyang kamay sa ilalim ng braso nitong si Maki at isang layup ang ginawa nito. Kasunod noon ay ang pagbubunggo ng katawan nilang dalawa. Ang iba't ibang teams at ang mga manonood naman ay natulala sa nasaksihan nila, lalong-lalo na ang kararating lang na si Sawakita at Rukawa kasama nito itong si Haruko. Sabay na bumagsak nga ang dalawa sa ibaba, kasunod ang pagpito ng referee at natawagan ng isang foul itong si Maki. Ang bola naman ay umangat sa ere at dumiretso sa board. Umikot yun dahil sa piktos na ginawa ni Hanamichi Sakuragi sa pagbunggo nito sa board ay siyang pagboarding ng bola patungo sa butas ng ring. Ang mga manonood naman at agahanga ng Albert Tokyo Team ay napatingin pa sa bola na umikot muna sa palibot ng ring bago tuluyang lamunin to ng butas nito. Habang si Hanamichi Sakuragi naman ay mabilis na itinayo ng nakangiting si Kyota. "Hanip ang ginawa mo, pre." Eto ang nasambit na lamang ni Kyota sa kanyang sarili habang itinatayo niya si Hanamichi Sakuragi. Si Sakuragi naman ay seryosong pinagmasdan ang nakaupo sa court na si Maki. Nakangisi pa rin to kahit na nabigo siya na pigilan ang ginawang yun ng ating henyo si Hanamichi Sakuragi. Sa pagtalbog ng bola sa ibaba ay siya namang pagwawala ng buong fans ni Hanamichi Sakuragi at sinundan pa yun ng iba hanggang sa halos siya nigin na ng ingay ang buong paligid ng arena. "Ang lupit mo, Hanamichi Sakuragi. Idol ka talaga namin, Sakuragi. Halimo ka, Sakuragi." Iba't ibang usapan nito at sigawan ng mga manonood. Ang ibang mga manonood naman na mga players ng iba't ibang koponan
ay halos mapanganga sa kanilang nasaksihan. Si Sawakita nga ng robots team ay napangisi na lang dahil ang pinakitang yon ni Hanamichi Sakuragi ay isang malino na mensahe kay Maki. Lumapit nga itong si Hanamichi Sakuragi sa nakaupong si Shinichi Maki. Sabay nag-English to. "You can't guard me." Sambit ni Hanamichi Sakuragi habang nakangiti at nakatingin sa nakaupong si Shinichi Maki. Napangisi naman itong si Shinichi Maki na kalmadong tumayo. Tila wala lang yung ginawa ni Hanamichi Sakuragi sa kanya. At dito nga ay nagawa pang maipasok ni Hanamichi Sakuragi ang kanyang bonus free throw, kaya dagdag puntos elite yun para sa koponan ng Albert Tokyo. Ay 13 points para sa koponan ng Albert Tokyo at 12 points naman para sa koponan ng Chiba Jets. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas, pero parang ang dami ng mga nangyari. Si Maki na natili pa rin kalmado kahit medyo naiinis siya sa ginagawang laro ni Hanamichi Sakuragi. Kaya napagpasyahan nitong siya na magbabantay sa red heart ng Albert Tokyo na si Hanamichi Sakuragi, habang si Crisanto naman ay babantayan ang point guard ng Albert Tokyo na si Ryota Miyagi. Si Maki nga ay seryosong nilapitan itong si Crisanto at hiningi nito ang bola. Nagkatinginan pa ang dalawa ng mata sa mata. Si Maki nga ang nagtawid ng bola habang binabantayan siya nitong si Hanamichi Sakuragi. "Magaling, Sakuragi." Sambit ni Maki, at doon ay mabilis siyang tumakbo patungo sa basket. Paghabol naman ni Hanamichi Sakuragi ay siya namang pagbangga niya sa malaking katawan nitong si Saikiko na sentro ng Chiba Jets. Tila bumangga itong si Hanamichi Sakuragi sa bader sa mga sandaling yun. Habang si Maki naman ay dumiretso sa kanilang basket at walang ibang choice itong si Takesago kundi ang gwardyahan itong si Maki. Napangisi na lamang itong si Maki habang idinidiretso ang bola. Naisip niya kahit ilang beses pa siyang ilang paso ng number 10 ng Albert Tokyo na si Hanamichi Sakuragi ay hindi mag-iiba ang kanyang laro. Pinestuhan ni Maki itong si Takesago gamit ang lakas ay sinubukan yun paatrasin ni Maki, habang si Takesago naman ay napagamit din ng lakas para sabayan yun. Dito naman nga biglang umikot itong si Maki, ginamit niya ang isang bisig para mapigilan ang paghabol sa kanya nitong si Takesago. Kasunod noon ay dumiretso to sa ilalim ng basket habang nakatingin sa kanyang paligid. Pinatalbog ni Maki ang bola at pagkatapos ay tumalunto palapit sa basket. At doon na nga lumitaw itong si Kyota para pigilan to. Subalit, isang pasa ang ginawa nitong si Maki nang magtagpo ang dalawa sa ere at kinuha yun nitong si Maxine, ang kanilang shooting guard, at pinatalbog nito ang bola at mabilis na umatras patungo sa may 3-point lane corner. Dahil hindi inaasahan ni Sendo na ipapasa ni Maki ang bola, sa gawin ni Waxin, isang libreng tres ang ginawa nito at pumasok iyon dahilan upang muling makapuntos ang koponan ng Chiba Jets. Ang score ngayon na magkabilang koponan ay 15 points para sa Chiba Jets at 13 points naman para sa koponan ng Albert Tokyo. "Nice pass, Captain Maki." Masayang wini ka na lamang dito ni Maxin, sabay nag-apiran sila nitong si Maki. Si Takesago naman ay mabilis na inilabas ang bola, habang si Hanamichi Sakuragi naman at Sendo ay tila nakawala nang biglang mabilis sa tumakbo patungo sa half court nila nang walang pag-aanlinlangan, at doon ay ipinasa nga ng napakalakas ni Takesago ang bola at sa sobrang lakas nun para umabot sa half court nila. Habang si Maki at Maxine naman na nagbabantay kay Hanamichi Sakuragi at kay Akira Sendo ay nagkatinginan ng mga sandaling yon tsaka hinabol ang backcourt ng Albert Tokyo team. Kaya naman dito ay nag-ingay na muli ang mga manonood, lalong-lalo na ang mga tagahanga ng Albert Tokyo team
at iba't ibang koponan naman na nanonood ngayon ng laban. Dahil isang 2 versus 2 ang tiyak na mangyayari sa pagitan ni Sendo Hanamichi Sakuragi, Chinichimaki at nitong si Maxine. Nakuha ni Sendo ang bola na naabutan naman nitong si Maxine. Si Sendo ay kalmadong gumalaw at biglang ibinato ang bola sa pagitan ng nakabukang mga binti nitong si Maxine. Ano? Isang bounce pass? Gulat na sabi na lamang dito ni Maxine. Subalit, nag-ingay ang mga tagahanga ng Chiba Jets nang sa mga kamay nga nitong si Maki napunta ang bola dahil nabasa nito ang gagawin nitong si Sendo. Huli ka boy, sambit dito ni Maki. Kaso, naroon pa si Hanamichi Sakuragi. Nilampasan niya itong si Maki at sa paglampas nito'y hawak na niya ang bola na sobrang ikinagulat naman nitong si Maki. Kasunod noon ay mabilis na pinatalbog nga ni Hanamichi Sakuragi ang bola. Dinedepensahan naman siya nitong si Maki habang si Sendo naman ay tumakbo patungo sa basket na kasalukuyang inahabol nitong si Maxine. Tumakbo si Hanamichi Sakuragi patungo sa kaliwa nitong si Maki habang si Maki naman ay ginamit ang kanyang lakas upang pigilan si Hanamichi Sakuragi. Kaso isang mabilisan at bigla ang panghakbang paatras ang ginawa ng genius ng may pulang buhok ng Albert Tokyo. Isang step back fade away jumper ang ginawa ni Hanamichi Sakuragi at napakaganda ng forma ng katawan niya. Si Maki naman ay napangisi na lang dahil ang laki ng espasyong nagawa ni Hanamichi Sakuragi sa kanya. Tumalon si Maki para subukang i-block ang tirang yun. Subalit huli na yun dahil dumiretso na nang napakaganda ang bola. Sa pagtalon ni Maki ay siya namang pagbangga ng katawan nito kay Hanamichi Sakuragi at sabay na bumagsak ang dalawa sa sahig ng court. Ngunit papasok kaya ang napakagandang binitawang fade away jump shot nitong si Hanamichi Sakuragi sa harapan mismo nitong si Maki para maitabla nila ang kanilang score sa Chiba Jets. Sabay-sabay po natin abangan ang sunod na mangyayari sa mga susunod na kabanata. Muli, maraming salamat po in sign out. Peace!